Balance and Speed! Salamat naman at nasa third quarter na tayo. Salamat! Ngayon, sir, paano ho ba mag-fill up ng third quarter? Yun ho yung problem natin. Okay. So, ang third quarter po ay nagsisimula sa... July 1 hanggang September 30. Yan po yung third quarter. So, ang ibig sabihin, lahat ho ng sale at expenses transaction nyo from July 1 to September 30 ay dapat ay nasa 1701 Q ninyo. O, bigyan ko kayo ng 3 seconds ha. Kumuha na ho kayo ng 1701Q nyo at magsisimula na tayong mag-aral. 1, 2, 3. Okay. Kailangan muna pala ninyong pag-aralan yung mga nauna kong video katulad ng BIR Form Permanent Information, BIR Form Part 2, Permanent Information, at saka yung mga current information, yung first quarter at second quarter, para maintindihan ho ninyo yung kabuuan. Ito ho'y third quarter. So, hawak nyo na ho ito. Okay. Again, ang kailangan natin, black ball pen. Doon tayo sa for the year. Ayan, for the year. Ilalagay ko rito ay 2018. Ayon! Tapos, i-cross nyo yung third quarter. Ayon. Cross ho, hindi check kasi yun ho yung requirement. I-cross. And then, dun ho sa item number 3, amended return, i-cross nyo yung no. And then, yung number of attachment is 0, 0. Okay. Then, since ito po ay work around, mali ho kasi ito eh. Hindi naman mali. Kulang. Kulang ho yung information nakasulat. So, gagamitin natin yung number 8. Sa 8, i-cross nyo yung business income graduated IT. E-X nyo ho yun. Ayan. Ito po. Next ko, number 8. Pupunta ngayon kayo sa number 16. I-cross nyo yung graduated rate per table number 2, page 2. Ayan. Pero may dadagdag kayo sa ibabaw. BMBE registered. Mapapansin nyo, capital letters lahat. Kasi nire-require ho ng batas, pag nagsusulat kayo rito ay capital letters. After magawa nyo ho yan, may spouse ho dito. Ang suggestion ko, yung spouse dito at saka yung spouse dito sa likod, ayan, lagyan nyo lahat ng zero. Hindi ko ho nire-recommend na magkaroon ng joint filing ang mag-asawa. Malakas at highly recommended ko na puro kayo ay separate filing. So, lalagyan natin ng zero. Para hindi nyo na ho malagyan ng ibang information. At doon po sa likod, pagtsagaan nyo, lagyan nyo ho ng zero lahat. So, mapapansin nyo, mula dito hanggang sa baba, puro zero. Ano ho yan? Protection ho ninyo. Baka may mga siraulo o sa salbahing mga tao na maglalagay ho ng information dyan sa information ipinapile nyo na hindi nyo naman kailangan. Ito ho ay for the third quarter. Ayan ho nakasulat. Declaration this quarter. Ayun. Ano gagawin ko, sir? Okay. Number 36. For example, ang benta mo from July 1 hanggang September 30 ay 800,000. Ayun, no? 800,000. Number 37, less cost of sale. Lagay nyo 0.
Kahit meron kayong cost of sale, zero pa rin ang ilagay nyo. Gross income, 36 minus 37. O di 800 minus 0 is 800 din yan. 39, total allowable itemized deduction. Ang ilalagay nyo, since ang sale ninyo ay exempted sa income tax, ilagay nyo na yung 800,000. Okay? Tapos, number 40, optional standard deduction, 0. Kasi nga, ang chinek ninyo, itemize eh. 42, taxable, other taxable income from previous quarter, eh 0 nga yun eh. Eh, dilalagay mo 0. So, kailangan mong makuha yung last quarter mo, yung second quarter mo, ilalagay mo lang doon yung 0. Ayun. Puro 0. Lalagay ko na 0 para mapabilis tayo. Ayan. So, ulitin ko lang. So, yung number 38 minus number 39, lalagay nyo sa 41. 0 yon. So, yung 42, 43, 44, puro 0. So, ang total nun is 0 uli. So, ang tax due mo, 0 multiplied by the rate is 0 uli. So, lahat ho nitong nasa dito sa, Schedule 2 at Schedule 3 at Schedule 4, paglalagyan nyo na ho ng 0. Diba? So, hindi nyo kailangan maging CPA o maging auditor o maging bookkeeper para lang maggawa nito. Eh, kahit kayo, kayang-kaya nyo na eh. Okay? So, nakatipid pa kayo ng professional fee. Oh. So, mula doon, pababa, ng pababa, ayun, puro 0. Pag nagawa nyo na ho yan, pupunta kayo sa page 1. O, number 26. Tinatanong sa inyo kung ano yung tax due nyo. Eh, kukumpira mo lang yung tax due dito sa number 26. Dito sa tax due sa number 46, yun ang tinatanong eh. So, yung number sa 26 ay i-ring down nyo lang yung nasa number 46. O, this, since 0 yun, lalagay mo 0. Less tax payment. Okay, yung number 27, eh, dun lang ho yun sa... Kung meron kayong tax payment, tax credit. Dito ho yan sa number 62. So, yung nasa number 27, mga ka-tax, ayan, 27, ang hinihingi hong information, i-ring down nyo lang ho, yung information na nasa number 62. Ayun, 62. So, kung yung 62 ay 0, eh, definitely, lalagay mo dyan 0. So, 0 minus 0, inyong number 28. 0 minus 0, 0 minus 0 is 0. So, add total penalties. Yung total penalty ho na nire-require nung number 29 ay makikita nyo ho yung figure dito ho sa number 67. Ayun, no? 67. Since yung 67 natin ay 0, ilalagay ho natin dito ay 0. Ayun. So, number 29, number 28 plus number 29, nakikita nyo ba? 28 plus 29, 0 plus 0 ay 0 din. Ngayon, suggestion ko dito sa number 31, lagay nyo ng NA kasi hindi naman kayo nag-file ng aggregate payable. Or, at your option, lagay mo kung magkano yung amount nyo na lang para dito. So, 0 plus 0, di 0. Okay? Then, pipirmahan nyo. Pipirma. Eto. Tsaka ko na lang i-discuss yung epekto ng pagpirma, ha? Pirma! Okay. Yabang, pirma tayo. So, pumirma ka na. E, sir, ano ilalagay dito sa part 4? Ah, walang problema. Since wala kang babayaran, lagay mo lahat dyan, NA. NA dito, NA doon, NA dito. Yan. Ibig sabihin, not applicable. Hindi applicable sa'yo, bossing. Diba?
Yan lang. Ang simple ng pagpa-file ng 17-01Q third quarter. Ayan. O, di ready ka nang mag-file. O, sa may pa-file? Hindi sa bangko. Sa RDO. Tapos na natin yung third quarter. Huwag niyo rin kalimutan yung 1701 para ho sa optional standard deduction, OSD. Ayan. Uy, bitawan ko. Meron tayong optional OSD, yun naman na i-discuss ko. At saka yung susunod, yung regular rate. O yung sinasabi nating taxable. Taxable income. Sulat ko na nga. Taxable income. Yung nagbabayad ng tax, katulad ko. So, kaming mga nagbabayad ng tax, meron kaming two option. Allowable itemized deduction kami or OSD. Eh tama, OSD. Ang ibig ko palang sabihin dito, hindi OSD. Ito yung 8%. Okay? Yun ang susunod kong mga videos. Pakipuntahan nyo na lang ho. Okay? Huwag nyo hong kalimutan na naghahanap po ako ng partners. Meron hong tax amnesty. Gusto hong yung may mga problema sa estate tsaka inheritance tax, eh pwede ho kayong lumapit sa akin. Pag-usapan ho natin. Kung wala kayong pera, pag-usapan din natin. O, see you. See you later.